Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan nga, itong low pressure area na binabantayan natin ay huli nating namataan kanina alas 3 ng hapon sa layong 425 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. And also, itong shear line, ito yung nakaapekto sa may silangang bahagi ng Visayas. Itong low pressure area naman na ito, nananatiling mababa yung tsansa na maging bagyo in the next 24 hours. Pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad na maaari nga itong low pressure area na to ay lumapit sa may Visayas, Mindanao area. At dahil nga sa epekto nitong low pressure area, dito sa may bandang Bicol region, Visayas at Mindanao, inaasahan natin yung maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At para naman dito sa may Cagayan Valley, sa may Aurora, pati na rin sa Quezon, inaasahan din natin na magiging maulap yung papawirin na may mga pag-ulan dahil naman yan dito sa ating Northeast Monsoon o Hanging Amihan. At para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, mas magandang weather ang inaasahan natin maliban na nga lang sa mga tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. Ito po ulit, pinapakita natin yung top 5 sa Visayas and sa Mindanao na nakakuha ng pinakamatataas na naitalang rainfall nung nakalipas na 5 araw. So, pinapakita natin ito dahil nga nung mga nakalipas na araw ay tuloy-tuloy yung mga naging pag-ulan sa may Visayas at sa may Mindanao. Kaya dito, sa may ang pinakamataas na rainfall for the last 5 days sa may Visayas, dito sa may Borongan City, nakatala tayo dyan ng 336.9 millimeters of rainfall sa loob ng 5 araw lamang. At dito naman, sumunod ang Katarman, Northern Samar, followed by Tacloban City. Then next is Giwan, Eastern Samar, Catbalogan City sa may Samar. Dito naman sa may Mindanao, yung pinakamataas na naitalang rainfall nung nakalipas na 5 araw ay dito sa may Surigao City. Nakatala tayo dyan ng 377.7 millimeters of rainfall sa loob nga lang ng 5 araw. Dito rin naman sa may Butuan City, 166 millimeters of rainfall followed by Hinatuan, then sa may Lagindingan and sa may Dipolog City. Kaya yung ating mga kababayan dyan ay pinag-iingat pa rin po natin sa may banta ng mga landslide at mga pagbaha. At also para updated nga tayo sa latest na ating nilalabas natin na mga rainfall advisories at thunderstorm advisories, dito sa may Visayas pwede tayong pumunta sa kanilang Facebook page, pagasa.visayas.prsd. Then sa Mindanao naman, pwede nating i-follow ang kanilang Facebook group, mindanao.prsd. Ayun nga po, at inaasahan natin by tomorrow dito sa may Visayas and Mindanao, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan natin. Kaya ingat po talaga sa ating mga kababayan dyan at lagi tayong makikinig sa ating mga DRR officers at sa ating LGU. Agwat ang temperatura sa may Tacloban at Cagayan de Oro, maglalaro from 28 to 23 degrees Celsius. Agwat ang temperatura dito sa Cebu ay 24 to 29 degrees Celsius at sa Davao ay 24 to 30 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon, dito sa may Luzon, by tomorrow, dito din sa may Bicol region, inaasahan natin magpapatuloy yung mga pag-ulan. Dito naman sa may bandang Cagayan Valley, kabilang na ang Aurora at Quezon, inaasahan nga magiging maulan din yan dahil sa Northeast Monsoon o Amihan. Dito sa may Palawan area, inaasahan natin yung mas magandang panahon maliban na nga lang sa mga tsansa ng mga thunderstorm. At dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon, magandang panahon din yung inaasahan natin maliban na nga lang sa mga mahihinang pag-ulan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila, maglalaro from 22 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 14 to 24 degrees Celsius at sa Tagaytay ay 21 to 28 degrees Celsius. Dito naman sa Legazpi, 24 to 28 degrees Celsius yung agwatan temperatura. Sa kasalukuyan, dahil nga sa bugso ng Amihan, meron pa rin tayong gale warning dito, mostly sa may eastern seaboard ng ating bansa. Particularly yan dito sa may eastern coast ng Cagayan, Isabela,
Aurora, Northern Quezon kabilang na ang Polillo Islands sa may Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Northern and Eastern Coast ng Catanduanes sa may Eastern Coast ng Albay, sa may Eastern Coast din ng Sorsogon, Northern Samar sa may Eastern Samar, dito rin naman sa Eastern Coast ng Southern Leyte, Dinagat Island, Eastern Coast ng Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao at Bukas Grande Island. Ito naman yung 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad na ating bansa. So nakikita natin, may mga pag-ulan sa ilang parts na to. Ito nga yung inaasahan nating posibleng paglapit ng low pressure area. Kaya may mga scattered rain showers and thunderstorm tayo sa ilang parts ng ating 3-day weather outlook. Dito sa Metro Manila, inaasahan natin for Thursday and Friday, maganda yung panahon, maliban na nga lang sa mga isolated mga rain showers. Pero pagdating nga ng Sabado, dun na magsisimula yung mga pag-ulan. Dito naman sa Baguio, for Thursday, yung inaasahan nga lang natin magandang panahon maliban sa mga may hinang pag-ulan. Pero pagdating naman ng Friday and Saturday, yung mga paulan dyan, maaaring or yung mga tsansa na mga isolated na rain showers ay tumataas. Dito naman sa may Legazpi at Cebu City, naasahan nga natin dahil sa posibleng epekto ng trough or nung LPA mismo, ay magiging maulan sa susunod na tatlong araw from Thursday to Saturday. At dito naman sa Metro Davao, Thursday, Friday, inaasahan natin magiging maulan, pero pagdating naman ng Saturday, maaring sumikat na nga dyan ang haring araw. Agwat ng temperatura sa Metro Manila from Thursday to Saturday ay maglalaro from 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 15 to 26 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 24 to 30 degrees Celsius. Sa Metro Cebu ay maaring 24 to 30 degrees Celsius. At dito sa Metro Davao, maaring from 24 to 32 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 5:43 ng hapon at sisikat bukas ng 6:24 ng umaga.